Okay. So ngayon ay nagagawin tayong washing. So ito ay twin double siya. Meron siyang dryer, meron siyang washing. So ang tatak nga pala nito ay ayan, pukod ah. So sabi ng may-ari, so pag ginagamit nito to, napakaingay kapag umiikot na yung kuwan niya sa washing, okay? So try nating panda rin. Tingnan natin kung maingay nga. So ayan, nakasaksak na. So, pihitan natin yung timer. So, ayan, umaantar na siya. So, subukan natin buksan. So, ayan. Try natin pigilan. So, ayan. So, pigilan uli natin. So, ayan. Problema niya. So, pag may loaded to, maingay nga. So, pagka nagagamit paglalaba, napakaingay nga nito. So, okay, tatayin na natin. So, tinignan ko rin yung ilalim niya kanina. So, pansin ko dun sa pinakang gilid ng ano niya, body niya sa loob ay maitim na. So, yan ang ebidensya na may leak na yung gearbox niya. So, tumatalsik na yung tubig. So okay, so ang diferensya nito ay yung gearbox. So ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung belt bago natin hatiin. Hahatiin natin to para makapagpalit tayo ng gearbox. Ayan. So tatanggalin natin yung belt nya. Ayan. So ang sunod natin tatanggalin ay itong pulsator nya. Okay. So tatanggalin ko lang yan, di ko na maipapakita. Okay. So, wala kasi tayong tagawak ng video. So, ayan. Natanggal na natin yung pulsator niya. So, pansinin nyo yung kuha niya. Pinakang gear. Yung ibabaw ng gear. Gearbox niya. Ito. So, may grasa. So, may grasa na siya. Sa pinakaibabaw. Ibig sabihin, lumalabas na yung grasa. Ibig sabihin, may leak na talaga yung gearbox niya. Tapos, sira na yung mga gear niya sa loob. Okay? So, sunod naman, ihahatiin na natin. So, ang sunod natin gagawin ay tatanggalin natin yung mga tornilyo dito sa gilid ng body niya para mahati natin. Ayan, para mahati natin siya. So, inihiga ko muna siya. Dito muna tayo sa may harap magtatanggal. So, may apat na tornilyo. Tatanggalin muna natin yan. So, okay. So, ayan, natanggal na natin yung mga tornilyo niya dun sa apat na butas. Ayan. So, ang sunod natin na ibabalik tayo natin siya. So, yung kabila naman, yung pinakalikod na, tatanggalin natin. Isasabay na natin yung gilid pag nabaliktan natin. So, yan. Ito yung gilid. Okay? So, ayan. Nabaliktan na natin. So, ayan yung mga tornilyo niya. Ayan. Saka yun. Meron pa sa gilid. Meron pa rin dito sa kabila. Sa gilid pa rin. Okay, dito. So, ang gawin natin, bago natin tanggalin yun, so, tanggalin muna natin tong tatlo. Ito. Ito yung tornilyo ng paanang dryer. Okay? Tanggalin muna natin yan. Kasi hindi natin mahahati yan kung nakakabit pa yung motor ng dryer. Okay? So, tatanggalin ko lang siya. So, ayan. Natanggal ko na yung tatlong tornilyo nung paanong sa dryer. So, okay. Yan yung tornilyo nung sa motor ng dryer. Nakakabit siya pa. Okay? So, ang susunod natin yung tornilyo naman sa iba sa likod ng quad washing. Dalawa, tapos may dalawa pa doon sa tagiliran, tagdalawa. Tapos meron pa dito sa kabila. Okay, tatanggalin ko lang yan, tapos hahatiin na natin. So, ayan, natanggal na natin lahat ng tornilyo. So, nabiyak na siya. So, ayan, nabiyak na siya. Nakita nyo? Nahati na natin. Okay. So, ito. Tanggalin muna natin to para hindi mabatak yung mga wiring niya. So, tanggalin natin yung cable tie para hindi mahila, okay? So, ayan, natanggalin natin yung cable tie. So, ayan. So, ang itsura niya pag ginahati. So, ingatan nyo lang itong hose niya. Minsan kasi napupunit yan. So, ingatan lang. So, ayan yung difference, yung ebidensya. Ayan, yung maitim na yan.
Pagka may ganyan na yung wasing nyo, ibig sabihin, may leak na yung gearbox niya. Okay? Kita nyo, itim na itim na. Ibig sabihin, may tumatalsik na yung mga ano nyan. Mga may tumatalsik na tubig na. May nag-leak na ng tubig. Okay? So, buti hindi naapektuhan tong motor nung nag-leak. Okay? So, yun ang kalimitang ano, problema pag may leak. Pag natuluan yung motor, nasisira yung motor. Nasusunog. Okay? Buti hindi naapektuhan to. Naagapan. Okay? So, ang gagawin natin, magpapalit lang na tayo nito. Gearbox. Kasi yan lang naman ang problema niya. Okay? Ang pagtanggal nga pala nito, may tornilyo dyan. Isa, dalawa, tatlo. Bali, apat na tornilyo. Okay? Tatanggalin lang yon, tapos huhugutin to. Papalitan ng bago. Okay? So, tatanggalin ko lang yung apat na tornilyo dito. Tapos magpapalit na tayo. Okay? Apat lang naman yan. So, napakadali lang. So, ayan. Natanggal na natin yung tornilyo. Yung apat na tornilyo. So, nakita nyo, may tumulo ng aral langis. Ibig sabihin, talagang may leak na to. So, tanggalin natin to. So, ayan. Natanggal na natin. So, kukuha tayo ng pamalit ngayon. So, ang gagawin natin pamalit ay yung pareho din nung lalagyan ng prosyetor niya. Okay? Square din. So, minsan kasi bilog to. Okay? So, yung square ang gagamitin natin. Ang kung bibili natin, ipapalit natin na gearbox. So, may nabibili naman ito sa ano, kung sira ang gearbox nyo. So, dito sa amin, 350 ang isang gearbox. Okay? So, hanap lang ako nung ipapalit natin. Okay? So, ito yung ipapalit natin. So, pareho-pareho lang siya. So, ito yung luma. Kukunin lang natin tong stopper niya. Ililipat natin doon. So, kasi walang stopper to dito. Para doon sa pulsator niya. Okay? Kukunin lang natin to. Tapos, ililipat natin doon sa ipapalit nating gearbox. Okay? So, ayan. Nailipat na natin. So, yung galing doon kanina ng stopper niya, inilipat na natin. Tapos, ibabalik na natin siya dito. So, lilinisin nyo to lagi. Lilinisin nyo ng magaling. Kasi may mga dumi-dumi yan. Kailangan malinis yan. So, lilinisin ko lang. Tapos, ilalagay natin to. So, ayan. Nalinis na natin. So, ang sunod natin gagawin. So, ito. Ito nga pala. Lalagyan natin ng rugby. Lalagyan natin to ng rugby. Nilagyan ko ng rugby. Okay. So, lagyan natin. So, lagyan natin yung goma niya. Okay? Para may suporta lang. Paikot. So, ayan. Para may suporta naman siya. Sa leak. Para siguradong hindi mag-leak. Okay? Tapos, ang sunod natin gagawin, ipapasok na natin to. Diyan sa butas. So, yung mga lalagyan ng tornilyo, itapat lang dun sa may lagayan ng tornilyo dito. Okay? So, ipasok na natin. So, ayan, ipasok na natin. Tapos, ito, tornilyo na natin. Okay? So, okay, nalagyan ko ng tornilyo, pero hindi ko pa hinigpitan. So, ayan. Inilagay ko lang yung tornilyo na apat, pero hindi ko pa hinigpitan. So, ang tamang paghihigpit niyan, so, ilalapat nyo lang muna siya. Huwag munang bibiglaing higpitan, okay? Yung mga tornilyo niya. So, ngayon, ilapat muna natin yung una. So, ayusin lang natin. So, ayan. Ilapat muna lang natin, wag muna tayong maghihigpit para hindi siya tumagilid. Mag-align siya ng ayos. Okay? So, ayan, nailapat na natin yan. So, ang paghihigpit niyan, yung isa muna, tapos dun sa katapat, tapos ito sa gilid, dun naman sa katapat. Okay? Tapatan lang. So, ayan. So, higpitin natin itong taas. Tapos, doon sa baba naman.
yung pinakambaba naman, yung katapat niya. So, higpitan na natin. Tapos yung tagiliran. So, higpitan ulit natin. Tapos yung isang tagiliran sa katapat. Ayan. Okay na yan. Mahigpit na. So, naikapitan natin. Ang sunod natin gagawin ay magbubuo na natin. Ibubuoy na ulit natin. Ibubuo na natin. Ibabalik na natin sa dati. Okay? So, ayan. Nakalimutan ko lang. So, ayos na yan. Mahigpit na yan. So, kung bibili nga pala kayo ng gearbox, dalhin nyo yung sirang gearbox no sa bibilhan nyo para mabigyan kayo ng katulad niya para hindi na kayo mahirapang magkabit. So, bibigyan kayo ng katulad na gearbox para madali na ikabit. Hindi na kayo mamproblema sa pag-align. Okay? So, pag ako nabili, dinadala ko to. Okay? So, magbubuo na tayo. So, ayan. Magbubuo na tayo. So, kung paano nyo naman kilalas, ganun nyo lang naman ibabalik. So, madali na ang magbalik nito. Okay? Kung paano natin binaklas kanina, yung mga tunnel yung kinalas natin, ay doon na natin ilalagay. Ibabalik natin yung tamang ayos niya kanina. Yung dating ayos niya kanina. Okay? So, ayan. So, back pa siya. So, lalagay natin yung mga tornilyo. Yung tatlo dito. Yung sa motor ng washing, ng dryer. Sa paa. Okay? So, ibubuoyin ko lang at mamaya titestingin na natin. So, ayan. Nabuo na natin yung body niya. Ilagay na natin yung mga tornilyo yung kinalas natin kanina. At yung tornilyo ng paan ng dryer sa motor ng dryer, okay? So yan, nakarekta. So dito lagi ako nagtatanggal minsan pagka yung magkakalas o ng double na washing, okay? So ito namang wiring niya, wala naman tayong pinutol, so i-secure na lang natin. Umaandar naman to kanina, so ayusin na lang natin. So lalagyan natin ng plastic to para hindi mabasa. So ilalagay natin dun sa safe na lugar. Okay? Diyan yan, pagsasama-samahin natin. Okay? So ayusin ko lang ito at papaandarin na natin. So ayan. I-fix natin yung mga wire niya. Kuha na natin, abalot na natin ng plastic para safe. So na-assemble na rin natin. So ayan, nakasaksak na yan. So nakabit na rin natin yung pulsator niya. So pihitin na lang natin yung timer. So ayan, maandar na. So sigurado na tayo dyan dahil nang yung gearbox na ibago. So wala na leak yan. Ilagay naman natin ang rugby para sigurado. Okay, so nandito na lang. Maraming salamat sa panonood. So nga nag-subscribe, pakishare na lang ng video para marami ang makinabang. So maraming salamat.